Mga kadalasang tanong sa 13-month pay. Ano ba ang 13-month pay? Lahat ba ay entitled makakuha nito? Magkano ba ang makukuha pagdating ng Pasko? Paano ba ito kinocompute? Kailan ito matatanggap? Makakakuha pa rin ba ako kung nag-resign na ako? Tanong, ano ang 13-month pay? Sagot, ang 13-month ay isang anyo ng benepisyong salapi nakatumbas ng buwan ng batayang sahod, basic pay, na natatanggap ng isang empleyado. Ito rin ay isang form of monetary benefit na natatanggap ng isang empleyado pursuant to Presidential Decree 851 required itong ibigay ng isang kumpanya sa kanilang empleyado. Tanong, sino ang entitled na makakuha ng 13-month pay? Sagot, lahat ng rank and file employees, regardless kung anong nature ng employment mo, dapat ay nakapagtrabaho ka ng at least 1 month sa loob ng isang taon. Maging ang mga domestic workers, halimbawa, kasambahay, driver, labandera, at iba pa, ay entitled na tumanggap nito. Tanong, ano ang hindi kasali sa 13-month pay computation? Sagot, maternity leave, sick leave, unused vacation leave, allowance, overtime, night differentials, holiday pay. Lahat ng hindi kasama sa basic pay mo ay hindi kasama sa computation ng iyong 13-month pay. Tanong, kailan dapat ibigay ang 13-month pay? Sagot, kailangang ibigay ang 13-month pay nang hindi lalampas sa December 24 ng bawat taon. Tanong, sino-sino ang nararapat makatanggap ng 13-month pay? Sagot, lahat ng karaniwang tauhan na nakapanilbihan ng di bababa sa isang buwan ay dapat makatanggap ng 13-month pay. Tanong, sino-sino ang dapat magbayad ng 13-month pay? Sagot, lahat ng establishmento ay dapat bayaran ang kanilang mga karaniwang tauhan, rank and file employees, ng 13-month pay, kahit ilan pa ang mga ito. Tanong, nakakakuha pa rin ba ako ng 13-month pay kung ako ay nag-resign o natanggal sa trabaho? Sagot, oo. Entitled ka pa rin tumanggap ng 13-month pay basta tumagal ka ng isang buwan sa trabaho. Pareho lamang ang magiging computation nito. Tanong, paano ang computation ng 13-month pay? Sagot, kabuuang batayang sahod, multiply by itinagal sa kumpanya, divide by 12. 13-month pay computation, total basic salary earned, multiply by months stayed in the company, divide by 12. Tanong, paano kinocompute ang 13-month pay? Sagot, pagsamasamahin ang batayang sahod sa loob ng taong kalendaryo at hatiin ito sa 12. Kung nakaisang taon o higit na sa trabaho, kumpyutin ang sahod mula Enero hanggang Disyembre at hatiin sa 12. Kung hindi pa nakakaisang taon, kumpyutin ang sahod mula sa buwan na nag-umpisa hanggang Disyembre at hatiin sa 12. Buwan ng batayang sahod, halimbawa, is 24,000 pesos. Kung kayo po ay nakaisang taon sa trabaho, halimbawa is 24,000 pesos ang inyong batayang sahod, multiply by 12 months is equal to 288,000 pesos. Divide by 12 is equal to 24,000 pesos. Yun po ang inyong 13-month pay sa loob ng isang taon. Kung kayo naman po ay hindi umabot ng isang taon,
Halimbawa po ng inyong batayang sahod is 24,000 pesos, i-multiply nyo po yan kung ilang buwan ang ipinasok nyo sa kumpanya is equal to 168,000 pesos divided by 12 is equal to 14,000 pesos ang inyong 13-month pay sa loob po ng 7 buwan. Tanong, maaari bang hatiin ng kumpanya ang pagbibigay ng 13-month pay? Sagot, oo, maaaring ibigay ang kalahati ng 13-month pay bago ang pagbubukas ng regular na taon pampaaralan at ang susunod na kalahati nang di lalampas sa December 24 ng bawat taon. Tanong, ano-ano ang kasama sa batayang sahod? Sagot, kasama sa batayang sahod ang lahat ng bayad o kita na natatanggap ng empleyado para sa serbisyong kanyang ginawa. Subalit, hindi kasama ang mga allowance at benepisyong pera na hindi itinuturing na bahagi ng regular o batayang sahod, tulad ng halaga ng di nagamit na vacation at sick leave, overtime, premium, night differential, at holiday pay. Kasama sa batayang sahod ang cost of living allowance o COLA. Gayunpaman, isasama ang mga benepisyong ito sa pagkocompute ng 13-month pay kung itinuturing ang mga itong bahagi ng batayang sahod ng empleyado. Nangyayari lamang ito kung may individual o kolektibong kasunduang naganap sa pagitan ng empleyado at kumpanya o kung dati ng gawi at polisiya ito ng kumpanya. Tanong, may karapatan ba ang lahat ng empleyado sa 13-month pay? Sagot, mga karaniwang tauhan lamang ang may karapatan sa 13-month pay. Inilalarawan ng labor code ang kaibhan ng karaniwang tauhan sa tagapangasiwa o managerial employee. Ang tagapangasiwa ay empleyadong binigyan ng kapangyarihang magpatupad ng batas, pampangasiwa at o tumanggap, maglipat, magsuspindi, magtanggal, muling magpabalik, magtalaga o magdisiplina ng mga kawani o epektibong magrekomenda na mga nabanggit na aksyon. Lahat ng tauhang hindi saklaw ng paglalarawang ito ay itinuturing na karaniwang tauhan. Tanong, may mga kumpanya bang hindi saklaw ng batas sa pagbibigay ng 13-month pay? Sagot, oo. Ang sumusunod na mga kumpanya ay hindi saklaw ng PD 851. Una, gobyerno at lahat ng mas maliliit na unit nito, pati na ang mga korporasyong pagmamay-ari at o kontrolado ng pamahalaan, maliban na lang sa mga korporasyong gumagana bilang pribadong sangay ng gobyerno. Pangalawa, mga kumpanyang dati nang nagbibigay ng 13-month pay o higit pa sa kanilang mga empleyado sa isang taong kalendaryo o ang katumbas nito ang inilabas ng kautosang ito. Pangatlo, mga taong may personal na transaksyon sa ibang tao. Pang-apat, mga kumpanyang binabayaran ng purong komisyon lamang, boundary o base sa gawain. Kasama rin ang mga binabayaran ng tiyak na halaga para sa paggawa ng isang espesipikong gawain nang hindi binibilang ang panahong iginugol sa gawain. Maliban na lang kung piraso, kada piraso ang pagbabayad ng mga ito sa kanilang mga empleyado. Sa ganitong kadahilanan, kailangan nilang magbigay ng 13-month pay sa mga empleyado. Nitong nakaraang araw, inilabas ni Kalihim Baldos ang Labor Advisory No. 15 Series of 2014 na hinihimok ang lahat ng kumpanya sa pribadong sektor na voluntaryong sumunod sa batas at bigyan ng kanilang mga empleyado ng 13-month pay kasama na ang iba pang nasa batas na kabayaran at benepisyo ng mga empleyado.